Magandang umaga mga kachapopoy. Ngayon, ito pa rin ang Acclimentoring by Chaps at ang inyong lecturer na si Noli Z. Incad. At ang topic natin ngayon ay Interpol. Okay, so lagi natin madalas naririnig ang Interpol. Madalas din tinatanong sa board exam, even sa LEIA at saka sa CDI. Ano nga ba ang Interpol? At intindihin natin. Pero ang tanong muna sa number 1 ay, the word Interpol means, ang salitang Interpol or abbreviation ng Interpol, ano daw ang ibig sabihin? A. International Criminal Police Organization. B. Interpol 24/7 Communication System. C. National Central Bureau. Or D. 194 Country Members. So, anong sagot natin yan? Siyempre, International Criminal Police Organization. Ano ba ang Interpol 24/7 Communication System? Ang Interpol 24/7 Communication System ay ito ang ginagamit nilang sistema paano nila i-communicate ang mga law enforcement or national police sa bawat bansa. Okay? Next, the National Central Bureau. Ito rin ang ginagamit ng Interpol para makakonekta sa kanila kasi nire-required nila ang mga bansang miyembro ng Interpol na magkaroon ng National Central Bureau. Okay? So, sa kasalukuyan, ilan ang miyembro ng Interpol? 194 country members. Miyembro din po ang Pilipinas ng Interpol. Next. Ang mga sumusunod daw ay purpose ng Interpol. Except, so alin dito ang hindi purpose ng Interpol? A. To help police in all of them to work together to make the world a safer place. So, pwede rin, no? Para maging safe ang mundo. Next, to share and access data on crimes and criminals. Tama naman, nakikipag-share din siya, no? Share-share lang din. Narang may mutual agreement din. Next, to offer a range of technical and operational support. Yes, ginagawa rin ng Interpol yun. Ito kaya, to prepare all police authorities in World War III. Hindi po. Kaya nga may Interpol, di ba? Kasi minemaintain nila na magkaroon ng mas safe o mas ligtas na mundo. Okay? Sa tulong ng iba't ibang police or national police ng buong mundo. So, ang sagot natin dyan, ano ang hindi? To prepare all police authorities in World War III. Next, the meaning of olive branches in the Interpol official seal. Okay? Ano daw ibig sabihin ng olive branches? Okay, ano to? Worldwide activity, peace, justice, police action. Ano kaya ang sagot natin dito? So, ang sagot po dyan ay peace. Ang tanong eh, ano yung worldwide activity or justice or police action? Puntahan natin ang logo ng Interpol at alamin natin isa-isa. Ang ibig sabihin na ng baliktad na espada or vertical sword or nakatayong espada ay police action. Next, yung olive branches, it refers to what peace, it symbolizes peace. And also, ang globe naman ay it represents worldwide activity. And also, the balance or scale, ang ibig sabihin niyan ay justice. So, ito yung ano, ito yung ibig sabihin ng mga simbolo sa logo nila. Next, the current headquarters of the Interpol is located in. San matatagpuan ang kanilang kasalukuyang headquarters? Matatagpuan po ito sa A. Lyon, France, Vienna, Austria, New York, USA, The Hague, Netherlands. So, ang sagot po natin dyan ay Lyon, France. Saan makikita ang pinakaunang headquarters ng Interpol? Sa Vienna, Austria. Okay, yung kauna-unahan nilang opisina.
And also, ano yung matatagpuan natin sa New York USA na pinag-aaralan din natin? Doon po matatagpuan ang headquarters ng United Nations. Okay, United Nations. Okay? So, ano naman ang The Hague, Netherlands? Okay? Ang The Hague, Netherlands, dito rin matatagpuan ang International Criminal. Okay? Saan kaya yun? Yung International Criminal na yun. No? Saan kaya matatagpuan yung International Criminal Court of Justice nila? Ano? Pero ba talagang definition ng ano? Ng ICJ? Ah, ibig sabihin pala ng ICJ ay International Court of Justice. Okay? International Court of Justice. So, saan matatagpuan yung ICJ? Sa The Hague, Netherlands. Eh yung United Nations Headquarters sa New York, USA. Eh yung kauna-unahan na location ng Interpol Headquarters, Vienna, Austria. So, ano sagot natin sa matatagpuan ngayon ang Interpol Headquarters? Sa Lyon, France. Next, the following are the official language used in Interpol except alin daw yung hindi ginagamit ng Interpol na lingwahe diyan? Kasi lahat daw yung ginagamit, alin ang hindi? Spanish, yes, ginagamit. Arabic, yes, ginagamit. French and English, yes, ginagamit. Ano lang hindi nila ginagamit? Yung Chinese. So, tatandaan nyo, keyword natin sa official language ng Interpol ay safe. Okay? Spanish, Arabic, French, and English. Alin ang hindi? Yung Chinese. Next, number 6. Hylos, si Hylos, tank yan. Fugitive or wanted person and successfully escape in the Philippines. What type of notice will be issued by the Interpol? Ano kayang kulay ng notice na i-issue ng Interpol? A. Red notice, B. Yellow notice, C. Black notice, or D. Blue notice. So, pag blue notice, additional information lang yon. Pag black notice, mga unidentified dead body, no? Pag yellow notice, sa mga missing person yun. So, ang sagot natin dyan? Red notice. O, tingnan nyo yung natin, yung ginawa ko para sa inyo. Tingnan nyo, yan, tingnan nyo yung pag red notice, wanted person. Pag yellow notice, missing person. Pag blue notice, additional information. Pag black notice, unidentified bodies. Pag green notice, warning and intelligence. Pag orange notice, imminent threat. Pag purple notice, modus operandi. And Interpol, UN Security Council, special notice. Groups and individual subject to UNSC sanction. Okay? Ang mga ano diyan, ang mga common na nailagay diyan yung Al-Qaeda at saka Taliban, no? Okay, yung Al-Qaeda at saka Taliban, yung mga terorista talaga. So, next, number 7. Who is the current Secretary General of the Interpol? Sino po yung kasalukuyang Secretary General? A. Johannes Schober of Austria, Jolly Arbogarin of Philippines, Jorgen Stack of Germany, Oscar Dressler of Austria, Kim Jong-yang of the Republic of Korea. Ano kayang sagot natin yan? So, ang sagot po natin dyan, sino daw yung current Secretary General? Sino daw? Si Jorgen Stack of Germany. Eh, sino po si Johannes Schober of Austria? Siya lang naman po ang first president of Interpol. Eh, sino tong Jolly Arbogarin of Philippines? Siya yung first Filipino president of the Interpol.
Eh, sino naman si Oscar Drexler? First Secretary General of Interpol. And sino tong Kim Jong-yang of the Republic of Korea? Ah, siya ang presidente ng ano, kasalukuyang presidente ng tinatawag nating Interpol. Okay, the current president of the Interpol. Next, it is considered as the heart of the Interpol. Ano sagot natin? Consider as the heart of the Interpol. That is a National Central Bureau or yung NCB. Excuse me. Next, number 9. The following are the country members of the Interpol except sabi ko sa inyo kanina, Philippines kasama, di ba? Japan, Malaysia, Netherlands. Ano yung hindi kasama diyan? Anong hindi kasama? Japan siguro kasama din. Talaga kasama Japan. Malaysia kasama. Eh, Neverland, ah, hindi natin matatagpuan yan sa mundo. Kasi dyan nakatira sila Peter Pan. Kaya, except Neverland. Okay, baka Netherland yung nasa utak nyo. Okay, Netherland yun. Pero ito, Neverland. Ah, kay ano yun? Kay, yung, kay, ano to? Yung kay Peter ba yun? Sino ba yun? Yung ano, kay Captain Hook. Diba? So, Neverland ang hindi kasama dyan, ha? Okay, kasi except ang tinatanong. Next, number 10. The International Criminal Police Commission was created in year 1923. So, dati palang tawag ng Interpol ay International Criminal Police Commission. In year 1923, nung create. Pero, nabago na siya in what year daw? O, ewan ko na lang kung hindi nyo pa masagutan yan. O, syempre, 1956 yan. Okay? So, ano yung 2019? Diyan nagsimula ang COVID-19. Yung 2020, diyan naman tayo yung grabe, ang daming problema sa Pilipinas. Okay? Diba? Dami nangyari sa mundo. At nung 2021, ngayon yan, dahil ngayong taon na to, ay papasa kayo sa board exam. Tandaan yan mga katropa ha. Okay, so sa mga bagong viewers lang natin yan, ilike nyo ang aming page, ang Acle Mentoring by Chaps at ang aming YouTube channel, mag-subscribe kayo dyan, ang Acle Mentoring by Chaps. Kung gusto nyo na bumili ng libro, nandyan ang Mastering Criminology Terms, 750 pesos lang yan. Kung gusto nyo order, mag-text lang kayo sa 0926-056-8167 or mag-message kayo sa page at saka sa aming YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, God bless you at mag-review ng maigi. Itong mga videos na ginagawa namin ay libre po ito para sa inyo. Okay? So, lagi nating suportan ng ating page ha. God bless you guys.